Sir Edwin Adona at nirereklamo nila yung kanilang kumpanya dahil hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin daw po nababayaran yung napalanunan po nila sa NLRC. Idol Rafi, nag-file sila 2011 pa at nanalo po sila noong June 9, 2022, ngayong taon. At ang napalanunan po nila ay 77,691,252. Ang problema ay hindi sila makasingil-singil doon sa kanilang panalo. Ito na naman tayo. Ito yung talagang matagal na problema diyan sa NLRC. Sir Edwin, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Rafi. Opo, sir. Ang pangalan po ng inyong kumpanya ay Highland Camp Rawlings. Ano po ito? Anong kumpanya po ito, sir? Camp and conference po siya, sir. Ah, camp po. Camp and conference center po. Conference center. Opo. Okay, hanggang ngayon ho ba, existent pa rin to? In existence? Opo, opo. Patuloy pa rin po silang tumatanggap ng mga bisita po. Okay, good. Operational pa rin to, nag-operate pa rin. Ilan po kayo lahat, sir? Bali, 55 po kami. Bali, dalawang grupo po kami, sir. Kami po, ang unang grupo is 31, tapos yung kabilang grupo po, 24 po. Ano po yung mga posisyon niyo po dyan sa inyo? Adyan dyan sa Highland? Kitchen crew po, may yan po, sir. May mga canteen crew, tapos mga nagluluto po, saka dishwasher, mga ganun po. Ano po yung dahilan? Bakit po kayo na natanggal po kayo, illegal dismissal? Opo, opo, sir. Ano pong dahilan daw? Ba't niya kayo tinanggal? Anong binigay na reason? Yung nagpalit ng ano po, ng administrator po, sir. Noong nagpalit ng administrator, pinagtatanggal kayo at naglagay ng bagong mga tao. Opo, opo. Kasi ang sabi po nila is mababankrap. Yung unang sinabi po nila sa amin, mababankrap na yung kumpanya. Kaya yung ibang empleyado, pinagtatanggal na po nila. Kasama po kami. At napatunayan ngayon yan ng NLRC na mali yung kanilang ginawang desisyon. Hindi okay. Tama at labag sa batas. Kaya nga po kayo ay nanalo. Okay. Okay. Ang sabi po ng labor arbiter, nung nanalo po kayo, ay meron kayo masisingil na 77 million, mahigit. Bakit hanggang ngayon po hindi nyo pa rin nasisingil? November na ngayon. Yung nga po, hindi po namin, sir, alam, pupunta po kami doon na mag-follow up. Yun lang po ang, hindi daw po nila alam kung kailan po, Yung kasama ko po na nag-follow up, sir, nung nakarang Webis lang. Anong sabi po? Kino-compute daw po nila. Ito po yung kasama ko. Magandang po, Senator. Ma'am, magandang hapon. Okay, may nagsabi sa inyo na kaya hindi pa kayo nababayad-bayaran dahil hanggang ngayon kinukompute pa rin. Apat na buwan na, tuloy-tuloy pa rin computation. Ano yan? Parang daig pa nila yung COA. Senator, hindi po rin po aming nabuan lang. Actually po, taon na po yung pagkapanalo po namin. 2020 pa po na desisyonan na kami po ay nanalo na. Nag-compute po yung aming, nare-compute po kami, kailan lang po. So 2020 kayo nanalo? Year 2020? Okay, 2 years ago? Opo. So anong buwan kayo nanalo noong 2020, ma'am? July po. July 2020? Opo. Okay. At ang sinasabi sa inyo ngayon kung bakit hindi nyo pa rin natatanggap yung inyong pinanalo ay sapagkat kinukompute pa rin yung amount na inyo pong dapat matanggap. Ganito po yun, Senator. Bali po, lumabas ang recomputation po namin itong 2022 lang ng February po. February? Ito yung recomputation namin, lumabas po siya. Yan po yung nasa 77 million. Ang nangyari po, meron po kaming surety bond na 14.6 million. Okay. Ang sabi pa, August 18 po, nang nasa NLRC Pampanga na po, na nakuha na po ni Sheriff, na na-deliver niya na sa NLRC Pampanga dahil nakuha niya na po sa surety office, ang release na po yon. Ang naging problema po, hindi po agad nakagawa ng motion to release yung attorney po namin. At bakit po? Yun po yung hindi namin alam sa attorney po namin. So yung lagi surety po, bond na 14 million, dapat ma-release na yung at yung difference, sa kanilang siguro habulin? Opo, ganun po ang nangyayari po. Tapos po, September po, bigla pong may aregluhan sa kabilang grupo. Ano yung sabihin po aregluhan? Mayroon pong nagkabayaran po sila. Kung di pa ako nagkakamali, more than 10 po yung nabayaran nila, tumanggap po ng 700,000. Bawat isa po doon. Kaya po kami na-pending doon sa surety na dapat ma-release po sa amin. Teka muna, yung kabilang grupo nabayaran pero kayo hindi? Hindi po. Ba't di kayo na...
kami po hindi nakikiariglo. Kasi, Idol, kasi po, kami po, talaga, from the beginning po na lumaban po kami dito, gumastos po kami, nagko-contribute po kami, nagbibigay kami sa attorney namin, kung anong kailangan niya, ibinibigay po namin. Although po, hindi po namin na ibibigay lahat, dahil sa totoo lang po, bound-bound din po kami sa utang, gawa nga po na, alam niyo naman po yung sitwasyon namin sa probinsya. Kasi okay. Po, isa po ako sa na-encounter yan, nagkasama din po ako ng attorney, kaya 12 years po sa katagalan ng kaso namin. Okay, teka muna. So, meron pong 14 million surety bond na... Opo, 14.6 po. Opo, 14.6 na inilagak po nitong foundation, Highland Camp Rawlings Foundation. Now, opo. Itong 14.6, ito po na-distribute na sa kabilang grupo na nakipag-areglo. Hindi pa po nababawasan yun. Nasa NRC Pampanga pa rin po. Ah, okay. Itong 14.6, hindi pa rin nababawasan. However, meron yung mga kasamahan nyo na nakipag-areglo, binigyan natin 700,000, okay na sila doon. Opo, okay na po sila doon. Pero kayo, ayaw nyo makipag-areglo, gusto nyo exact amount na bibigay sa inyo. 700,000 bawat isa na bigyan. Opo. Now, itong 14.6 intact pa rin. Opo. Last Thursday po, galing po ako doon at nakausap ko po mismo si arbiter, ako po yung nanggaling doon, na ang sabi po niya sa akin, kinukompute na daw po nila. Oh, ang tagal naman mag-compute, 2020 pakamo, 'di ba? Meron ng decision at February 2022 na compute na, 'di ba? Sabi nyo? Yung po yung recomputation po ng 77 million, hindi po kasama doon yung surety bond na makakasama. Ah, recomputation. Opo. Okay, so sa ginawang recomputation, lumilito na 77 million dapat ang babayaran sa inyo lahat. So kung 77 million minus 14.6, so meron pang diferensya, parang ganun lumilitaw. Opo. Okay. Pero for the meantime, bakit hindi na lang muna i-release yung surety bond? Yun ang gusto nyo mangyari. Para opo. Meron muna kayo paghati-hatian. Opo. At bakit daw po hindi ma-release yung surety bond? Ang complaint po nila sa amin nung una, dahil yung sa mabagal na pagbigay ng motion to release, kasi po, actually, nakikipagtulungan po naman si arbiter sa amin at nagpa-follow up lang siya. Kaso nga po, dahil tuwing laling may makikiareglo, mapipending po yung pag-release sa amin. Ah, so okay. May mga kasamahan kayo nakikipag-areglo. Opo. Okay, marami na nakipag-areglo. Opo, sa kabilang grupo po yun. Pero sa grupo po namin, 31 kami, kahit isa po, walang nakiareglo. Ilan po yung sa kabilang grupo? 24 po sila. So yung doon sa 24, lahat po sila nakipag-areglo na? Hindi po, may 12 pa po. Maricor Bumanlag, HR Highland Camp Rawling Foundation. Magandang hapon po sa inyo. Opo, good afternoon po. Okay po. Ma'am, alam niyo na po ang dahilan kung ba't kami napatawag. Yes. Yes, po. Opo, opo. Ma'am, ano na po itong sitwasyon? Itong mga... Ongoing po, yung 12 na sinasabi nila na hindi pa nasesettle. Kasi nga, nakikipag-settle pa kami. Yung first half, nakuha na nila. Ma'am, wag natin pag-usapan po yung nakipag-settle. Pag-usapan natin itong 31 na natitira at hindi nakipag-settle. Yan po, ongoing po. To be honest, na meron po kaming I don't know, kasi hindi ko alam yung dapat yata lawyer namin yung makausap niyo dahil baka mamaya sabihin pinangungunahan ko sila. Although kasi dito sa... Di ba ma'am, meron daw pong 14.6 million na surety bond? Hindi po ako sure kasi I'll talk to our lawyer tapos i-ano ko na lang sa kanya yung mga concern ninyo. Siguro siya yung right person to talk to. Opo, naunawaan ko po. Pakibigyan na lang. Lawyer. Sige po ma'am, sige po ma'am, naunawaan ko po. Pakibigyan na lang po siguro yung numero po ng lawyer. I-intro ko muna dun sa lawyer namin and then ibigay ko po itong number na to sa kanya. Okay. Alright, ma'am, gusto ko lang dinawin na. Sige po. Kasi po, 24 okay. Original sa kabilang grupo, yung 12 po yeah, ay na ayos po. Na. Yes okay. Po. So yung kalahati hindi pa. Okay. Yes, yan po. Ay under negotiation, sabi nyo kanina. Yes, pero ito po, sa 31, kinukompute pa ulit? Puro computation na lang? Basta yun lang po masasabi ko. Yun lang po yung magagaranti ko sa inyo. Ongoing pa po, ginagawa po namin ng paraan. Still, yun pa po. We're still working out. Parang ganun. Ano po sinasabi ng LNRC? Kasi LNRC ay makipag-usap. Yeah, opo. LNRC po. Yung huli naming pag-anuhan. Na nagkaharap-harap po. Ang titigas ng ulo nito mga NLRC na ito eh. Patawag nga natin to sa Senado ulit na mabulyawan natin mga ito. Hindi nga, seryoso ako. Malatiguman lang mga ito. Ang titigas ng ulo nito mga taga-NLRC.
Attorney Leonard Serrano, Assistant Secretary, ASEC, Legislative Liaison and Legal Affairs Cluster Dole. Magandang po, Attorney Serrano. Hello, good afternoon, Senator Rafi. Magandang ito hapon po. Opo, magandang hapon po. Ito po yung nakakaintang ulo sa na-hybrid na ako dati nito sa budget deliberation hearing. Na yes, nanalo na itong mga manggagawa at may pera naman pala, surety bond na 14.6. And yet, ay pa pong kumilos ng NRLC. Anong inintay nila? Pagputi ng uwak? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Marami na pong insidente kami natatanggap nito, tuloy-tuloy po, na matagal na nanalo, pero hindi pa rin nirelease yung kanilang panalo at maraming mga palusot. Ito naman, recomputation ng recomputation, puro computation ang pinagsasabi. Bakit hindi nalang agad i-release po itong mga pera? Opo. Kasi ASIC, kapag hindi, ipapatawag ko kayo lahat sa Senado, kasama si Secretary. Opo na. Si Secretary down to sa NRLC. Yung NRLC na yan, makatikim sa akin yan. Yes, sir. Ito po, sir, ano, if I may po, nung ating po, pagkatapos po ng ating budget hearing, nung na-erase niyo po nga po ito, pina-check na po namin ito sa ating NLRC at yun pong, yun naman pong undertaking nila at ma-check na ito at ma-fully implement na po ang mga kaso. So, sa aming pong panig, pina-request po namin ng isa't isang mga kasong nakabinbin for execution para po magawa ng paraan sa soonest time possible. Okay. Senator Rafi. ASEC, ganito pong gagawin namin. Sa Monday, yes, ASEC, i-refer namin to sila sa inyong tanggapan. And then, paki-push po sa NRLC. Gusto ko po, by the end of the week, next week, dapat po, yung 14.6 million, na-release na po yan, kahit papaano, kahit nasabi natin kulang pa, meron man lang natanggap itong mga pobre na matagal nang nagtiis for more than 10 years. Yes, sir. Of course. Yan naman po ang gusto rin natin na, siyempre, matulungan ng mga nanalong manggagawa. Not just in paper, at para sana mas maganda ma-implement po ang kanilang thank mga awards po dapat sana. Opo. Epo, sir, if I may request rin po sana kung makuha ko po sana yung mga case titles or case numbers o kung sino po ang mga parties, ang complainants, para po mas may detail po ako na makuha at ma-endorse ko sa lalong madaling panahon sa ating NLRC po, kung okay lang naman po. Sige po, okay po, ASEC. Salamat po sa pagtulungan sa amin, ASEC. Sige po, ASEC. Monday, ASEC, sama namin sila, itong mga complainant, para once and for all, mas maayos na po itong problema nila dyan sa kanilang dating kumpanya at sa NLRC na mukhang ayaw pong tumulong. In fact, binababaan po kami ng telepono at tatawag na lang ulit at kesyo, computation. Eh, baka naman nabili na siguro ito ng kabila. Hindi naman siguro, pero atin pong ano, sa amin pong panig, sa akin pong personal na magagawa, tutulungan ko pong ating mga complainants na nanalo na. Yan pong aking undertaking sa kanila. Sa inyo, sir, para po ma-endorse po natin ito kaagad sa NLRC. At sana po, ma-double time po nila ang thank kanilang competition kung man nagko-compete na po sila. Sige po. Salamat po talaga. Sobrang thank you, ASEC. Darating po kami dyan sa Monday sa inyong tanggapan. Attorney Leonard Serrano, Assistant Secretary, Legislative Liaison and Legal Affairs Cluster Dole. Sir, mabuhay po kayo, sir. Thank you po, sir. Kailan po, sir. Maraming salamat po. Mama Ricor. Yes, sir. Pupunta po kami sa Dole. Siguro po yung Dole ang magkipag-usap sa inyo para matingnan kung ano talagang problema. Ano po? Sige po. Salamat po, Madam Maricor. Thank you so much din po. Merry Christmas po. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Attorney Garrett. Yes, Senator. Yes, Senator. Kala ko gumawa na tayo dito ng resolution na para magkaroon na ng hearing. Papatawag na itong NLRC. Itong paulit-ulit ng problema. Dumadag sana yung mga reklamo. Itong yes, mga NLRC na katagal-tagal ng panahon at nanalo na yung mga pobre at yung iba ng kamatay na, and yet yung pera hindi pa rin na-release. Akala ko ba magkakaroon tayo ng hearing na tungkol dito? Yes, and hindi lang po siya resolution, no, kung hindi po magpa-file na rin po tayo ng bill regarding po dito. After your privileged speech on the topic, Senator, naka-schedule na po siya for hearing. Okay. Now po, ipapaliwanag ko lang po sa mga nanonood kung ano yung babaguhin natin. Tulad nga po ng sabi ninyo, na-research po namin na tama. Pwede pong mag-attach dapat. May power to attach ang NLRC ng property ng isang korporasyon upon filing po ng case. As long as ma-proof po ng mga employees na there is at least malaking possibility na tama po ang kanilang kaso at hindi lang to harassment. So they'll have to show that to the labor arbiter and i-attach po yung mga property ng korporasyon or ng business na nire-reklamo.
That way, hindi po nila matatakbo yung pera at hindi tayo aabot sa ganito po na napakatagal. At by the time that computation is done, natakbo na po yung pera. Correct. Tama. So, Attorney Garrett, ang gusto ko mangyari, yung hearing mapabilis na para mapatawag na itong mga taga-NLRC dahil gigil na ako rito, araw-araw, palagi tayo nakatanggap ng ganitong kaparehong reklamo na nanalo na sila and yet nila masingil-singil yung kanilang panalo at itong mga taga-NLRC, pinaikot-ikot lang sila. Siguro sa susunod na hearing, kailangan gusto ko makita yung pagmumukha nitong NLRC chairman. Yes po. I'll make sure to coordinate with the Committee on Labor and Employment and we will make sure to invite po itong chairman ng NLRC. That way, ma-explain nila, execution na lang matagal pa. I can understand, Senator, as a practicing lawyer, nakakahiya rin po kasi sa mga nanalo ng complainant na parang wala silang pinanalo at the end of it. So, tulungan po natin silang lahat, Senator. Yun nga eh. Yung masakit dito, alam mo, Sherry, kasama ng loob eh, na 4, 5, 6 na ang namatay. May mga kaso tayong ganun. Opo. Na pagkatagal-tagal na, 15, may 20 years pa. May nagreklamo sa amin recently. Recently lang. 20 years. 3 na ata namatay o 4 na namatay. Ilan ng ganung klaseng kaso tayo, Atty. Garrett, na naingkwento na nakamatayan na ng mga nanalo at hinihintay pa na may mamatay pa ulit, talaga nagmamatigas, ayaw pa rin talaga ibigay yung panalo at ito naman mga sheriff dyan o yung mga arbiter dyan sa NLRC, nakapikit lang yung kanilang mata, ilong, tenga, nasaksakan ng bara, nagbubulag-bulag, nabibingi-bingihan. Yun nga po, Senator, sa sobrang dami po niyong nare-receive na ganito sa opisina, hindi na po natin matotal. Pero kung monthly estimation lang po, Sen, siguro at least 20 ang dumarating po sa atin almost the same issue. Kaya nga, gusto ko ipatawag to, gigisahin ko talaga to. Itong si Gerardo Nograles, Mr. Nograles, gusto kita makita sa Senado. Sagutin mo itong kapabayaan mo sa taong bayan. I'm talking about taong bayan because there are so many manggagawa na talagang nadedihado na papabayaan at naapi dito eh dahil sa kapabayaan itong NLRC. Sa pangunguna ni Mr. Nograles na retirable ata to next year. Bago ka man mag-retire, ang pabaon ko sa'yo, latiguhin kita. Meaning, masasabong ka sa Senado at ma-expose yung mga katiwalaan nyo dyan. Sige, Atty. Garrett, kailan ba natin mapatawag tong mga taga-NLRC? As early as Monday, ako po ay tatawid na sa opisina ng ni Senator Estrada at I will ask him to schedule us as soon as possible, Senator. Anyway, the budget deliberations are done. Hindi na po busy ang Senado. I think maintindihan po ni Senator Estrada na kapag kayo po ang humingi, alam yung legitimate itong kailangan nating asikasuhin. Oo, si Senator Jinko Estrada ang committee chair sa labor at ako ang vice. Siyempre, si Senator Jinggoy, pro-labor din talaga yan. I'm sure agad-agad papayag siya dun sa request natin na magkaroon agad na agarang hearing patungkol dito para talagang himahimay natin ano ba talagang pinaka-root ng problema. Diba? Hindi pa nasagot sa akin to dati ni Mr. Nograles. Gusto ko masagot niya. Ano ba talaga yung ugat? Bakit hindi pa rin masolve-solve to? Hanapan natin. Siguro sa isang hearing, at the most dalawang hearing, masusolve na natin to. Matutumbok na natin ano talagang pinakaugat ng problema at hanapan natin solusyon. Sige, Atty. Garrett. So by Monday, punta ka sa tanggapan ni Senator Jinggoy para i-request sa kanya dahil siyang committee chair sa labor na para magkaroon na tayo ng hearing ulit? Yes, sir. Today po, tatawagan ko na at Monday, pupuntaan ko na po ng personal, Senator. Salamat, Atty. Garrett. No problem, sir. Sir Edwin. Sir po. Sa Lunes, sasamahan kayo ng staff ng Senado, isa sa mga staff ng Senado, reporter ng Senado, doon po kay Assistant Secretary, Attorney Leonard Serrano, para sa inyong problema. At yung mga problema naman ng iba pa, yun po ay magkakaroon kami ng hearing, public hearing sa Senado, at doon po, manood kayo, kayong lahat na may concern sa NLRC. Manood kayo, tingnan nyo po kung ano talaga ang tunay na problema, anong nangyari at anong solusyon pwede maibigay dyan ng mga taga-NLRC sa inyong mga problema. Sige po, Sir Edwin, huwag nyo ba bang telepono? Kausapin po kayo sa mga staff namin, pati Sir Tony Garrett sa kabilang linya, okay? Yes, sir po. Maraming salamat po, sir. Thank you po.